Masayang umuwi si Anjo noong gabing maulan dahil daladala na niya ang matagal ng pangarap na bistida para sa kanyang Lola Ising. Pagpasok pa lang niya sa kanilang bahay ay bumungad na ang matanda na inihahanda ang kanilang mainit na ulam na sabaw. Agad na niyakap ng lalaki ang matanda sabay abot ng isang plastik kung saan nakasilid ang bistida. Nagtataka naman ang matanda kung ano yon kaya binuksan niya agad ang plastik. Nanlalaki ang mata ng matanda nang makita ang bistida na yon. Agad na nangilid ang luha ng matanda at saka naupo. Diyos ko, ano na naman ba ito, apo? Malamang la, bistida. Ibig kong sabihin, bakit ka ba bumili ng ganito, ha? Nagsayang ka na naman ng pera. Lola, akala niyo ba nakakalimutan ko na birthday niyo ngayon? Hindi naman ako makakalimutin tulad niyo eh. Regalo ko po yan sa inyo, la. Pinag-ipunan ko po yan mula sa kinita ko sa pagpipinta. Hindi mo naman na kailangan pang bumili ng regalo para sa akin na po. Matanda na ako. Ang mahalaga na lang sa akin eh mabuhay ako. La naman, buong buhay nyo, puro na lang yan ang sinasabi nyo eh. Hayaan nyo namang minsan sa sarili mo maranasan ng mga ganito. Sige na la, tanggapin mo na. Magtatampo ko niyan kapag hindi niyo po tinanggap yan. Ay nako, pambihira talaga itong taong ito. O, sige na. Bakit naman ako tatanggi eh? Pinaghirapan ito ng apo ko. Yan ang gusto ko sa inyo, Le. Apo, maraming salamat ha. Sa totoo lang, mula nang mawala ang lolo mo 10 taon na ang nakakalipas. Ngayon na lang ulit ako nakatanggap ng regalo. Sobrang saya ko, apo. Dapat lang maging masaya ka, la. Kasi lahat ng kabutihan na ginagawa mo sa kapwa ay sinusuklianan ng Diyos. La, mahal na mahal kita. Kontento na ako sa buhay kahit na ikaw lang ang kasama ko. Anjo, hindi pwedeng makulong ka sa akin. Ano ka ba? Matanda na ako. Kita mo naman, no? Puti na lahat ng buhok ko. Kailangan mo rin magkaroon ng sariling pamilya. Kasi mahirap mabuhay nang walang kasama. Kung wala ka nga sa buhay ko, aba, hindi na ako siguro nakatagal pa. Wala pa po talaga sa isipan ko yung magkaroon ng pamilya. Pero kung sakali mapagkakalooban, bakit naman po hindi? Bumuntong hininga ang matanda. Bumakas mula sa mga mata nito ang labis na lungkot. Ula, bakit? May nasabi ba akong hindi maganda? Wala naman na po. Naalala ko lang bigla ang mga anak ko. Pati na rin ang papa mo. Ay naku, hayaan niyo na po si Lala. Mga wala silang utang na loob eh. Mga nagkaasawa lang nakalimot ng dumalaw. Ramdam sa tinig ni Anjo ang nabubuong inis. Siya kasi ang nakasaksi kung paano iwan ng mga tsuhi na tama niya ang matandang si Ising. 12 anyos pa lang si Anjo noon nang mamatay ang kanyang lolo. Pagkatapos noon, bigla na lang nagsipag-asawa ang mga anak ni Ising. Maging ang ama ni Anjo ay umalis din. Ang sabi, maghahanap lang ng trabaho sa Maynila. Pero 10 taon na ang nakakaraan ay hindi naman na nakabalik. La, ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Bukod sa bistida, siyempre may binili rin akong mga pagkain. Upo ka lang dyan, la. Ako nang bahala na mag-asikaso. Agad na kumuha ng plato at mangkok ang binata. Masaya silang kumain nung gabing yun. Parang sumasabay sa kaligayahan nila ang panahon dahil lalong lumakas ang patak ng ulan. Makalipas ang ilang oras ay natapos na rin sila. Maagang humiga ang maglola para magpahinga. Nauna nang nakatulog ang matanda habang si Anjo naman ay nagmumuni-muni pa sa higaan. Kung ano-ano na naman ang kanyang naiisip. Naudlot lang ang kanyang pagmumuni-muni nang parang may narinig siyang lalaking sumisigaw. Hindi siya sigurado kung lalaki nga ba talaga yon o guni-guni lang.
Malakas din kasi ang ingay ng ulan noong mga sandaling yon. Ganun pa man, lumabas pa rin ng bahay ang binata. Kinuha niya ang payong sa gilid at naglakad ng kaunti sa kanilang bakuran. Tumingin-tingin siya sa bakuran kung may tao. Pero bukod sa lakas ng ulan ay may kadiliman na rin ang paligid. Oh, wala namang tao ah. Baka guni-guni ko lang yun. Napailing na lamang ang lalaki at saka bumalik na rin siya sa loob ng kanilang bahay. Kalaunan ay dinalaw na rin siya ng antok. Mahimbing ang tulog nito kaya mga bandang tanghali na ito nagising. Pagtingin niya sa orasan na nakadikit sa kanilang dingding ay 10:00 na pala. Bumangon siya at sumilip sa bintana. Maulan pa rin pero hindi na gaya ng gabi. Nakita niya ang kanyang lola sa ilalim ng trapal kung saan naroon ang kanilang lutuan. May kung ano itong pinakukuluan. Nang makita siya nito, ay lumapit ang matanda sa kanya. Oh, apo, mag-almusal ka na. Hindi na pula. Anong oras na rin eh? Hintayin ko na lang po yung tanghalian. Umupo ang matanda at saka kumurot sandali ng puto na nakahain sa lamesa. Kilala mo si Jepoy? Jepoy? Yung adik? Oo, kilala mo siya. Opo, kilala ko siya kasi nakakalaro ko siya sa basketball. Eh, bakit la? Anong problema? Ayun, patay na. Napaupo na rin ang binata nang marinig ang sinabi ng matanda. Po? Patay na? Bakit? Ano bang nangyari sa taong yun? Natagpuan kaninang umaga sa gilid ng kalsada. Akala nga ng iba ay lasing lang. Kasi di ba, lagi naman nakakatulog yun sa kung saan-saan lang kapag lasing. Pero nung itinihaya nila ang bangkay, doon nila nakitang marami palang hiwa. Nakabuka yung bandang dibdib hanggang tiyan. Tapos hiwa-hiwa rin yung mukha. Ay, grabe naman pala yung nangyari sa kanya. Sino naman kaya ang gagawa sa kanya ng ganun? Eh sabi ng mga kamag-anak, marami daw nakakaalitan si Jepoy sa terminal. Kaya baka raw isa sa mga nakaalitan niya ang gumawa nun. Pero ako, duda ako. Napansin ni Anjo na tila sumeryoso ang mukha na matanda. Para bang meron itong naiisip na kung ano. Eh, bakit la? Sino ba sa palagay mo ang pumatay kay Jepoy? Eh, hindi ko muna sasabihin sa'yo. Hindi pa rin naman ako sigurado eh. Basta ikaw, Anjo, iwasan mo munang lumayo-layo, ha? Tumangon na lamang si Anjo bilang tugon. Sumagi sa isipan niya bigla na baka si Jepoy ang narinig niyang sumisigaw nung gabing yon. Makalipas ang ilang oras ay nananghalian na rin ang maglola. Pagkatapos ay inihanda na rin ni Anjo ang kanyang katamtamang laki na canvas. Sisimulan na niya ulit ang pagpipinta para may maibenta siya sa bayan. Ang kaso nga lang, biglang dumating ang kanyang kaibigan na si Binoy. Dismayadong binitiwan ni Anjo ang brush. Oh, wala kang magagawa. Pinapasok ako ng lolo mo eh. Ano na naman bang kailangan mo? Kita mo nang magsisimula na ako eh. Eh meron akong magandang good news para sa'yo, Tol. Maganda na, good news pa. Kailan ba nagkaroon ng pangit na good news? Ewan ko sa'yo. Eh, ano ba yan? Eh kahapon, Tol. May nakausap ako pwede mong maging customer. Eh, saan? Sa bayan, Tol. Matandang lalaki. Narinig ko kasi naghahanap siya ng magaling na pintor eh. Malamang ikaw ang una kong maiisip. Magaling ka eh. Di mo naman kilala yun eh. Baka mamaya scam yan. Sira! Anong scam? Mayaman yun. Nakakotsi nga eh. Ang sabi niya kasi, Tol, gusto niyang bago man lang siya mawala sa mundong ito eh, maipinta yung huling version ng kanyang anyo. Ewan ko kung anong gusto niyang sabihin.
Basta ang pagkakaintindi ko lang, gusto niyang ipinta mo siya kasi malapit na siyang mamatay. Eh kung legit naman yan eh, wala naman problema sa akin. Alam mo naman na mukha akong pera, di ba? Legit to, tol. Sa katunayan, nag-iwan siya sa akin ng calling card eh. Kapag ready ka na, tawagin natin. Wait, eto. Dinukot ni Binoy ang kulay itim na card at saka binigay yon kay Anjo. Sinuri naman ni Anjo ang card na yon. Sa isip-isip ni Anjo, mukhang mayaman nga ang sinasabi ni Binoy. O sige, tatapusin ko muna yung mga nakapila ko. Baka kasi kapag inuna ko to eh, mawalan ako ng gana sa iba kong ipipinta. Eh ang sabi naman niya sa akin, tol, kahit anong araw pwede siya. Pero sana bilisan mo, kasi baka makahanap ng bagong pintor yun. Kapag pintor ka, hindi ka dapat nang mamadali, ano ka ba? Eh basta, ayan ha, may binigay na akong kliyente sa'yo, tol. Baka sabihin mo naman na wala akong magandang dulot sa'yo. Oo na. Sige na, gagawa pa ako eh. Eh teka, sandali. Ano na naman ba? Patay na si Jepoy, tol. Alam mo na ba? Oo, sinabi na sa akin ni Lola yan. Alam mo ba kung anong kinamatay? Ang sabi na iba, tol, inatake daw ng aswang kagabi. Nagsalubong agad ang kilay ni Anjo sa kanyang narinig. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa aswang, hindi lang talaga niya maintindihan kung papaanong naiisip ni Binoy ang mga bagay na yon. Ano? Aswang? Paano nga magiging aswang, Aber? Eh ang sabi ng isa sa kamag-anak ni Jepoy, aswang daw, tol. Maraming baka sa katawan ni Jepoy na nagpapatunay na aswang talaga yung dumali sa kanya eh. O sige nga, kagaya ng alin? Yung bakat ng ngipin sa leg niya. Basta, tol, marami pa. Hindi ko lang maalala yung iba eh. Pero, tol, tingin mo, aswang talaga yung dumali sa kanya. Saba, ewan ko. Hindi naman ako interesado dyan eh. Hindi naman ako pulis para mag-imbestiga. Ay nako, wala ka talagang kwenta kausap minuminuto. Pagdating sa ganitong bagay, tol, mabuti ba siguro nga magpinta ka na lang. Aalis na sana si Binoy nang bigla na naman itong huminto. Iritadong binitiwan na naman ni Anjo ang brush. Eh teka sandali, ano na naman? May hotdog pa ba kayo? Wala na, umalis ka na. Nakakabala ka ni. Sige na, alis na. Damot naman ito. Huwag kang hingi sa akin ng ketchup ha. Babatoy na sana ni Anjo ng brush ang kaibigan pero dali-dali na itong tumakbo palabas ng bahay. Bumuntong hininga na lamang si Anjo. Pero bago niya sinimulan ang kanyang gagawing obra, bigla na lamang niyang naisip na gawing paksa sa kanyang obra ang nilalang na aswang. Sa isip-isip niya kasi, parang magiging kakaiba yon sa lahat ng nakikita niyang pinta sa bayan. Teka, ano ba itsura ng aswang? Ipinikit ni Anjo ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang buuin sa kanyang imahinasyon ang anyo ng isang aswang. Pero bukod tanging nabubuong imay sa utak niya ay ang isang taong halimaw na may pakpak. Wala siyang sinayang na sandali. Sinimulan niya kagad ang pagpipinta. Ilang oras ang kanyang ginugol pero hirap na siya. Mag-aalas 6 na ng gabi pero tanging ang mukha pa lamang ng aswang ang kanyang naipinta. Hey, naku, grabe. Hirap talagang ipinta yung mga bagay o tao na hindi mo pa nakikita. Ay, bukas ko na lang nga ito tatapusin. Pagtayo ni Anjo ay napansin niya ulit ang calling card na nasa maliit niyang lamesa. Mumisis siya nang maisip na baka malaki ang kitain niya sa kung sino man ang sinasabi ni Binoy. Wala ang kanyang lola sa maliit nilang sala nang lumabas siya sa kanyang silid. Meron kasing pinuntahan ng matanda para manggamot. Gagabihin pa si Aling Ising. Kaya naman, naisipan na ni Anjo na siya mismo ang mamalengke. Tutal, palagi naman niyang ginagawa yon kapag wala pa si Aling Ising.
Habang naglalakad patungong palengke, nakita niyang kararating lang na mga labi ni Jepoy para iburol. Iyakan agad ang mga kamag-anakan nito. Ang iba, wala nang pakialam kahit nababasa na ng ulan. Sino kaya nakaalitan itong si Jepoy? Nakatagpo din siguro siya ng kagaya niyang sira ulo. Iiling-iling na lalagpasan na lamang ni Anjo nang marinig niya ang ina ni Jepoy. Mura ng mura at iyak ng iyak. Wala yung sinisisi kundi ang aswang. Napatigil si Anjo sa lubong ang kanyang kilay dahil doon. Na-curious tuloy siya kung ano nga ba ang itsura ng katawan ni Jepoy matapos itong mapaslang. Maya-maya pa, may mga nagdatingan na rin kabarkada ng namatay. Nag-iyakan din ang mga yun. Sinasabi pa ng ilan sa mga ito na igaganti nila ang kawawang lalaki. Laban ng usapan sa kanilang barangay ang kamatayan ni Jepoy. Kahit saan magpunta si Anjo, naririnig niya ang pangalan ng lalaki. Dahil doon, unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng interes sa usapin na yon. Unti-unti na rin siyang napapatanong sa sarili. Napapaano kung totoong aswang nga ang dumali kay Jepoy? Ano kaya ang gagawing aksyon ng kanilang pamunuan? Pagkatapos makabili ng lulutuin para sa hapunan, umuwi na rin si Anjo. Sandali niyang inilapag ang mga pinamili sa lamesa. Sumilip siya sa kanyang silid kung saan naroroon pa rin ang pinta na hindi niya pa natatapos. Tama, kailangan ko makakita ng totoong aswang bago ko ito tapusin. Ilang araw ang nakalipas, naging abala si Anjo sa pagpipinta. Marami kasing tagabayan na mula sa mga kilalang paaralan ang nagpagawa sa kanya. Pansamantala na muna niyang isinantabi ang aswang na pinipinta niya. Dahil din sa pagiging abala, nakalimutan na rin ni Anjo na puntahan ang sinasabi ni Binoy. Hapon na nang iligpit ni Anjo ang kanyang kagamitan. Lumabas siya at nagtungo sa bakuran nila. Naabutan niya roon ang kanyang lola na abala sa pag-aalaga ng kung ano-anong dahon. Ah, apa, saan ang punta mo? Kay Binoy lang la. Bumalik ka kaagad ah, huwag ka magpapagabi. Opo la, huwag po kayo mag-alala. Pinuntahan ni Anjo ang kanyang kaibigan sa bahay nito. Naabutan niya si Binoy na papalabas pa lang din ng bakuran. Sa itsura ng lalaki, alam agad ni Anjo na merong yung lakad. O tol, buti naman naisipan mo rin lumabas ng lungga mo. Anong sa atin? Sandali lang, saan ka ba pupunta? Para kang mamumundok ka. Anong parang? Mamumundok talaga ako, tol. Ha? E anong gagawin mo ron? Mag-aanap ka lang ng kamukha mong unggoy dun eh. Sira, tol. Hindi. Manghuli kami ng baboy ramo. Alam mo kung bakit? O bakit? May kumakalat na chismis. Totoong may aswang daw na umaali-aligid dito sa barangay natin. At ang aswang daw ay nag-aanyong baboy ramo. Hindi namin alam kung paano matutukoy kung aswang ang isang baboy ramo eh. Kaya ang gagawin namin, lahat ang makikita namin, uhulihin namin. Malay mo, isa sa mga yun ang aswang na pumaslang kay Jepoy. Eh, pwede ba akong sumama dyan? Sigurado ka ba? Sabog ka yata, tol eh. Gusto ko lang makakita ng totoong aswang para mas madali ko siyang maipinta. Uy, speaking of pinta, tol, wala ka namang balak na puntaan yung sinasabi ko. Sayang naman yun. O nga pala, no? Di bale, tatapusin ko lang yung dalawa. Larga na rin tayo. Sa ngayon eh, sama muna ako sa inyo. Eh, sino ba mga kasama mo? Mga tropa ko na tropa din ni Jepoy. Ano, sama ka talaga, tol? Oo, bakit ayaw mo ba? Uy, tara! Baka abutan pa tayo ng ulan eh. Nag-akbayan pa ang dalawa at umalis na rin. Ganun sila kalapit sa isa't isa. Kung minsan nga ay napagkakamalan na silang magkapatid.
Ilang sandali lang ay narating na rin nila ang tumpukan ng mga binata sa kalye. Pinakilala ni Binoy saglit si Anjo sa mga yon. Alas 6 na ng gabi nang pasukin na nilang lahat ang kagubatan. Daladala ang malalaking lampara at mga itak. Matapang nilang tinahak ang daan. Maingat ang kanilang bawat paghakbang. Tinitingnan nila ang paligid at nakikiramdam. Hindi nagtagal, meron na rin silang naramdamang baboy ramo na nasa paligid. Dahan-dahan silang huminto at umupo. Iniwan nila ang lampara sa baba at dumistansya sila roon. Paano niyo ba huhulihin yung baboy ramo? May daladala silang lambat. Sila na bahala dyan. Tayo, manunood lang. Matyaga silang naghintay sa paglapit ng baboy ramo. Halos 10 minuto yata ang nakalipas. Kalaunan, kita nilang lumapit na rin ang baboy ramo. Tumitingin-tingin yon sa paligid na parabang nakikiramdam na may mga nagmamasid sa kanya. Bago pa man nila malambat ang baboy ramo, ay tumakbo na kagad yon. Uy! Bilis! Abulin natin! Naglalabas pa ng mabangis na tunog ang baboy ramo habang hinahabol nila yon. Maya-maya pa, napatigil na lang sila dahil bigla na lamang nawala ang baboy ramo. Gagi! Nasaan na yun? Biglang nawala eh! Aswang yata talaga yun, tol! Sinuyod nila ng tingin ng gilid-gilid. Pero nagulat na lang sila nang biglang may lumitaw na baboy ramo sa bandang likuran. Binangga ang isa nilang kasama at nagawa pang kagatin sa binti. Nataranta silang lahat ng dahil doon. Noong mga sandaling yun ay tuluyan na nilang inisip na isang aswang ang hayop na yon. Inalalayan nila ang kasamahan nilang dugo ng dugo ang binti. Nang muling umatake ang baboy ramo, nagawa ni Binoy na matagayon dahil malapit yun sa kanya. Tinamaan ko! Manghihina na yon! Sa pag-aakalang mahuli na nila ang baboy ramo, ay nagmamadali nilang hinabol. Hanggang sa makarating na nga sila sa kakahuyan. Tumigil ang baboy ramo na parabang nagbabanta sa kanila. Sadali lang mga tol! Hindi nila nilapitan ang baboy ramo. Bigla na lamang silang nasindak sa kung papaano yun tumingin sa kanila. Nagkaroon sila ng pag-aalinlangan. Pero mas lalo silang nawindang nang makitang nangisay-ngisay ang baboy na yon. Akala nila ay mamamatay na ang baboy ramo. Ang hindi nila alam, nagpapalit na lang pala ito ng anyo. Namilog ang kanilang mga mata nang makitang naging anyong tao ang baboy ramo. Wala itong kahit na anong suot na damit. Nakita nila na hindi pangkaraniwan ang mukha ng lalaki. Bumuka rin ang malapad nitong pakpak. Sa halip na labanan, nabahag bigla ang buntot ng mga kasama nila Anjo. Kanya-kanya ng takbuhan at nagkakailan pa talaga ng damit. Hoy! Bakit kayo tumatakbo? Mga duwag! Tara na, tumakbo ka na rin. Sira ulo ka rin eh, no? Umupo ang magkaibigang Anjo at Binoy sa gilid para makapagpahinga. Kita nilang dalawa na ang mga kasama nila ang hinabol ng aswang. Lumilipad-lipad pa yon sa itaas habang sinusubukan silang dagitin. Baka mapaano yung mga tropa mo? Bahala na sila. Ang tatangan nila eh. May mga hawak na itak, natatakot. Eh ano na bang gagawin natin? Huli pa ba natin yon? Mukha bang mahuli pa natin yon, tol? Kita mo naman kung gaano kabagis, di ba? Umalis na lang tayo dito. O sige, bahala ka. Nag-iba ng direksyon ng dalawang magkaibigan. Ligtas naman silang nakalabas ng gubat, pero hindi sila sabay-sabay nakabalik ng barangay nila. Nauna silang dalawa kaya dumiretso na lamang muna sila sa bahay nila Binoy. Makalipas lang ang ilang minuto, dumating na ang iba pa nilang mga kasama. Ang sabi ng mga ito, isa sa mga tropa nila ang nakuha ng aswang. Nilipad daw ito palayo at wala silang alam kung saan pupunta. Halos man lambot ang tuhod ni Binoy sa mga pagkakataon na yon.
Hindi niya inakala na mauuwi sa trahedya ang pangangaso lang sana na gusto nila. Binoy, yari tayo nito. Merong napahamak. Walang sabi-sabi na tumakbo si Binoy paalis. Sinundan naman yon ni Anjo hanggang sa makarating na sila sa barangay. Kaap! Nakita namin ang aswang sa kagubatan. Isa siyang lalaking aswang na may pakpak. May kakayahan siyang maging baboy rabo. Tapos, dinagit po ng aswang ang tropa nila. Tiningnan muna sila ng seryoso na kapitan. Maya-maya lang ay bigla na lamang itong natawa. Sinabayan pa ito ng mga tanod na parang nakainom ng alak. Bakit kayo tumatawa, Kap? Totoo sinasabi namin. Kailangan namin ng tulong. Kinuha ng aswang ang isa sa mga kasama namin. Tinapik-tapik ng kapitan ang balikat ni Binoy. Nakakainsulto pa ang ngiti nito. Alam mo, bawas-bawasan mo ang pagsinghot ng rugby, ha? Ayan tuloy, akala mo may aswang. Hindi ako adik. Ang sinasabi ko, totoo, Kap. Kaya siguro gumagawa ka ng kwentong ganito kasi dahil ito sa chismis na aswang ang dumedo kay Jepoy, ano? Aminado ko na dahil sa chismis kaya naisipan namin hanapin ang aswang sa gubat. Yun eh, para makumpirma namin kung aswang o hindi ang pumaslang sa kanya. Pero... Maraming kaaway si Jepoy. Kahit nga sarili niya, minsan kaaway din niya. Kung si Jepoy ay namatay, hindi ka na dapat magulat. Si Jepoy ang tipo ng tao na hindi ka manghihinayang kapag nawala. Adik eh! Mawalang galang na ho, Kapitan. Pero hindi naman po tama mga sinasabi ninyo. Dahil ang tunay na pinuno, may malasakit sa mga nasasakupan niya. Sa pamamaraan niyo po ng pagsasalita eh, mas mukha pa po kayong tambay na tatay na walang ginawa kundi magsabong eh. Abaggago ka rin ah! Kahawakan sana ng kapitan ng kwelyo ni Anjo pero hinawi ni Binoy ang kamay nito. Nakakadismaya ka, Kap! Akala ko pa naman, matutulungan mo kami. Tutulungan kita kung hindi ka gagawa ng kwento. Alam mo, sa kakaaswang nyo ng kakaaswang, marami ng residente ang natatakot eh. Takot sila kasi alam nilang kapag totoo ang aswang, walang kapitan na tutulong sa kanila. Sinuntok ni Kapitan si Anjo dahil sa sinabi niya. Pero dahil sa husay ni Anjo sa pag-ilag, hindi tumama ang kamao nito sa kanya. Sa halip, ang isang tanod pa ang nahagip ng suntok ng kapitan. Alis na po kami. Maraming salamat sa mga walang kakwenta-kwentang salita. Nagmamadaling lumabas ng barangay ang dalawa bago pa mapikon din sa kanila ang mga tanod na naroon. Kahit na kailan, talagang walang kwenta yung kapitan natin eh. Ang tatanga kasi ng mga tao dito. Pinanalo pa nila sa eleksyon yan eh. Wala namang ginagawang maganda. Di ano pang aasahan mo sa mga tao rito? Binigyan lang ng pera, bumoto na kaagad ng inutil. Gigil na naglakad ang dalawa. Babalik sana sila sa bahay nila Binoy pero nakita nilang naroon pa rin ang mga kasama nila. Kaya naman napagpasya na lamang nila na kina Anjo na muna tumuloy. Pagpasok nila ng bakuran, nakasimangot na kagad ang Lola Ising ng binata. Alas 8 kasi ng gabi noon, malayo sa oras na pinangako ni Anjo. Ang sabi mo ay uuwi ka kaagad. Ano nangyari sa sinabi mo? Umupo muna ang dalawa sa mahabang upuan na katapat ng lutuan. Pasensya na po, Aling Ising. Kung na-late po si Anjo na uwi, meron lang po kasing nangyari. Konsumidong lumapit si Ising sa kanila habang hawak pa rin ang pangsibak na itak. Bakit? Ano man nangyari? La, ayos lang bang bitiwan mo muna ang hawak mong itak? Para kang mananaga eh. Eh sagutin niya yung tanong ka. Ano man nangyari sa inyo? Nasaktan ba kayo? Umiling-iling si Anjo, pero bakas pa rin sa mukha ng binata ang pagkabahala at pangamba. May nakaharap kaming aswang, La.
Tila otomatikong dumaloy ang kaba sa bawat ugat na matanda. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Anjo. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Anong kalokohan na naman ba ito, Anjo? Ha? Pinoy? Aling Ising, totoo po sinasabi ni Anjo. Bumubo kasi kami ng grupo. Paniniwala kasi namin, nagaan yung baboy ramo yung aswang kaya hinahanap namin yung sagubat. Hindi namin inaasahan na makakasaguba nga namin ang aswang. Huwag niyo pong pagalitan si Anjo. Pinilit ko lang po siyang sumama. Ginawa po namin yung para malaman kung talaga bang may aswang dito sa atin. At paano na rin malaman kung aswang ba talaga yung pumaslang kay Jepoy? Diyos ko naman kayo talaga. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Hindi niyo ba alam kung gaano kadelikado ang mga aswang, ha? La, umami ka nga sa akin. Iniisip mo rin ba na aswang ang pumatay kay Jepoy, ano? Natigilan na matanda. Kumalma ito sa isang gilid at tila nagdadalawang isip kung magsasalita. La, kilala kita eh. Nakakapagsinungaling sa akin. Kaya kung ano man ang nalalaman nyo, baka pwede nyong sabihin sa amin. Eh ano naman kung sabihin ko sa inyo ang mga nalalaman ko? Kakayanin nyo ba ang aswang? Wala kayong magagawa. Kaya kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo. Kung anong buhay meron kayo, huwag nyo nang ilagay pa sa alanganin. Mas madaling nawawala sa mundong ito ang mga taong pakialam mero. Pero, Aling Ising, di ba dapat pinapaalam na natin sa iba na nasa delikadong lagay ng barangay natin? Aminan man natin o hindi, malaking banta ang aswang sa buhay nating lahat. Lalo pat mukha talaga siyang mabangis. My goodness! La, hindi ka namin pipilitin na magsabi sa amin. Pero kung kaya mo na, handa kami makinig. Tingin ko, dapat din nating matutunan ng tungkol sa mga aswang eh. Para na rin sa proteksyon namin at sa mga taong nakapaligid sa amin. Hindi na nagsalita pa si Aling Ising. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin sa dalawang binata ang mga naranasan niya noon. Batid ni Ising na baka may gawin na kung ano ang magkaibigan. Yun ang kanyang kinababahala. Dahil hindi pa rin nagsasalita ang matanda, hindi na lang din nila kinulit pa si Aling Ising. Iniba na lamang ni Binoy ang usapan para kahit papaano gumaan naman ang kanilang pakiramdam. Aling Ising, akapalan ko na po ang mukha ko, ha. Pero meron na po ba kayong hotdog? Hay, mukha ka talagang hotdog. Dalawang itlog na lang kulang eh. Mukha ka ng... Oops! Huwag nyo na pong ituloy. Bastos yan! Nalisma ng usapan, hindi pa rin nawawala sa isipan ni Anjo kung ano bang gagawin nila sa mga susunod na araw. Kinakabahan siya na baka dahil sa ginawa nila sa gubat, tuluyan ang mamalagi sa kanila ang aswang. Isang linggo ang nakalipas. Natapos na rin ni Anjo ang kanyang mga pinipinta. Kabilang na roon ang aswang na nagawa niyang ituloy nang dahil sa mga nangyari. Pare, maraming salamat at sasamahan mo ko. Sa tapat ng bahay, nakaparada ang lumang modelo na van na hinirampan nila sa tiyuhin ni Binoy. Gagamitin nila yon para ihatid ang mga painting sa isang exhibit. Walang problema yon, tol. Basta yung porsyento ko, ha? Ito naman paulit-ulit. Akala mo tatakasan eh. Kapag nabili tong tatlong painting ko, matik yan, bigay ka agad yan sa'yo. Eh sinisiguro ko lang, tol. Sa'yo nakasalala yung pambili ko ng hotdog eh. Langya ka. Puro ka nalang talaga hotdog eh, no? Uy, tanan na nga, tol. Tulungan na kitang ipasok yan. Inayos nila mga painting sa loob. Ingat na ingat ang dalawa. Bago sila umalis, biglang naisip ni Anjo ang kasama nila sa gubat. Na hanggang sa mga puntong yon, hindi pa rin natatagpuan. Pre,
Ano na nga palang nangyari dun sa tropa ninyong kinuha ng aswang? Huminga ng malalim si Binoy. Wala na, tol. Humingi na ng tulong yung ibang tropa sa mga pulis. Pero wala silang nakita kahit na anong bakas ni Jason eh. Bigla tuloy akong kinabahan. Wag naman sana. Hindi sa pagiging nega, tol, ha? Pero malakas ang kutob ko na wala na siya eh. Nakausap ko kasi si Tiyo nung nakaraan. Taga si Kihir yun, tol. Maraming alam sa aswang. Oh, anong sabi? Yung mga aswang daw na may pakpak, PG. Ha? PG? PG! Patay, gutom sa laman o karne ng tao. Kaya sa oras na makakuha ka raw nun, wala ka ng chance mabuhay. Grabe. Nakakaawa naman. Mas maawa ka pa kapag nalaman mong walang pakialam sa kanya yung pamilya niya. Hindi man lang nag-alala, tol. Ang sabi sa amin nung makausap namin yung lola niya, pabayaan na lang daw. Kawawa. Palibasa, anak sa labas eh. Ay nako, pasok na nga tayo sa van. Baka maiyak ba tayo? Iiling-iling na sumakay na lang ang dalawa. Maingat na binyahin ni Binoy ang sasakyan. Tahimik lang sila nang nasa biyahe. Matapos lang ang 15 minutos, narating na rin nila ang bayan. Pinarada nila ang van sa hilera ng mga magagandang sasakyan. Ang bihira, tol. Ang gaganda ng sasakyan na nandito. Mukhang upos ng sigarilyo yung sasakyan natin. Nilait mo pa talaga eh. Iniram nga lang natin to sa chewin mo eh. Ibinaba nila ng maayos sa mga painting. Mas inaalala pa ni Anjo ang painting kesa sa short niyang unti-unti nang nahuhubad. Maluwag kasi ang sinturon na ginamit niya. Pumasok sila sa isang malaking warehouse. Pero sa loob nito, nakatayo ang iba't ibang painting. Marami na rin ang tao sa loob. Karamihan sa mga naroon ay mga mayayaman na talagang kolektor ng mga obra. Hinanap nila ang tagapamahala ng event. Nang makita ay inisikaso sila nito para ma-display ang gawa ni Anjo. Para namang tanga yung nagdesisyon na dito ka pumuesto. Tingnan mo, tol, oh. Nasa pinakadulo tayo eh. Hindi na umaabot dito yung mga tao, oh. Parang sinadya yata na dito kayo lagay para walang makapansin ang gawa mo eh. Huwag ka na nga umangal. Ang mahalaga may pwesto. Isa pa, may mga kasama rin naman ako dito eh. Pasimpleng tiningnan ni Anjo ang mga painting na gawa ng iba. Pansin niya na halos lahat ng pintor na malapit sa kanya ay hindi naman kilala. O yung mga baguhan lang din na katulad niya. Doon palang naintindihan na ni Anjo ang sistema ng exhibit. Mas prioridad ang mga batikan kesa baguhan. Ganun pa man, hindi naman nawala ng pag-asa si Anjo na may makakapansin ng mga gawa nila. Hanggang sa dumaan ng isang oras, may matandang lalaki na lumapit sa kanila. Nakasombrero ito ng bilog na parang hawig ng sombrero ni Michael Jackson. Nakasalamin din yun ng kulay itim kahit gabi na. Ang suot naman ito ay tuxedo na may kulay gintong butones. Isa-isang tiningnan na matanda ang mga painting. Pero nadakon tingin ito nang makita ang isang gawa ni Anjo. Ang obra niyang pinangalanan niyang Aswang sa Gubat. Ikaw ba nagpinta dito? Tanong na matanda kay Anjo. Ako nga ho. Tiningnan maigi ni Binoy ang matanda. Nanlaki ang mata ni Binoy nang makilala niya ito. Kayo po yung nakausap ko nung nakaraan. Ako po yung binigyan niyo po ng calling card, Mr. Baldos. Tama po ba? Ah, naalala ko na. So siya pala yung sinasabi mong mahusay na pintor na kaibigan mo? Opo, siya nga po yun. Hindi lang sandali ni Binoy si Anjo palayo. Tol, anong idadaylan natin kung bakit hindi natin siya tinawagan? Baka sakaling makuha pa natin siyang kliyente.
Ikaw nang bahala magdailan. Ikaw kausap niyan eh. Sir, pasensya na po kung hindi kami nakatawag sa inyo. Eto po kasing kaibigan ko eh, nagpatuli. Supot pa po kasi yan nung mga nakaraan eh. Kaya yun, nawalan siya ng oras. Nangamatis kasi yung etids niya eh. Pero ngayon, marami na po siyang oras. Naglalanggas na lang po siya ng bayabas. Uy, ano ba pinagsasabi mong nagpatuli? Baliw ka ba? Tanda-tanda ko ni. Tukol, makisama ka na lang. Tungkol sa life painting, hindi pa ako pwede sa ngayon dahil marami pa ako mga business appointment. Yun! Yung kasi sinasabi ko sa iyo, Tol. Hindi na tuloy pwede si Mr. Baldos. Dapat kasi tiniis mo na lang munang maging supot eh. Natawa si Mr. Baldos habang si Andrew naman ay parang lulubog na sa kahihiyan. Pero don't worry boys, hindi naman masasayang ang punta nyo rito. I like this one. Now tell me, ano ang naging inspirasyon mo sa painting na ito? Tol, ayusin mo explanation mo ha. Bali, sir, nung una po, wala po talaga akong ideya sa aswang. Sinubukan ko lang gamitin ang imahinasyon ko, sir. Binikit ko lang yung mga mata ko at inisip kung ano ba talaga ang anyo ng nilalang na yon. Pero dahil wala nga akong ideya, mukha lang ang nagawa kong ipinta nung una. Akala ko nung una, hindi ko na siya maitutuloy eh. Pero nangyari ang hindi ko inaasahan. Nagsilubong ang kilay na matandang si Mr. Baldos. Hindi ko alam kung maniniwala po kayo, pero dahil parte ito ng obra maestra ko, sasabihin ko na rin po. Sumama po kasi ako sa kaibigan ko sa gubat. Nakita namin doon ang isang mabangis na baboy ramo. Tapos, bigla siyang naging aswang. At ang obra maestra po na ito ay inspired sa nakita naming aswang sa gubat, sir. Yun ang dahilan kung bakit nagawa niyang ituloy yung painting na ito. Tama po, opo. Ganun nga po yun. Palihim na sinaway ni Binoy si Anjo dahil muntikan nitong mabanggit ang tungkol sa kasama nilang kinuha ng aswang. Maganda ang kwento sa likod ng painting na ito, ha? Kaya naman, ako na ang bibili nito. Yun ang unang beses na may bumili ng gawa ni Anjo sa isang exhibit. Kaya naman, hindi mapigilan ng binata na mag-umapaw ang saya. Lalo pang natuwa si Andrew nang malaman na higit pa sa presyong binigay niya ang binayad sa kanya ni Mr. Baldos. Hindi na nila tinapos pa ang exhibit. Sa sobrang tuwa ay bumalik na kagad sila sa van. Pre, 100,000 to! Langya! First time ko to, pre! First time! Tol! Congrats! Masaya ako para sa'yo. Pero mas magiging masaya ako pag binigay mo yung party ko. Eto, 25,000. Walang Diyo! The best ka, Tol! Masayang pinaandar ni Binoy ang sasakyan. Pag uwi nila, masaya nilang ibinalita kay Aling Ising ang nangyari. Tuwang-tuwa naman na matanda. Nung gabing yun, masarap ang pagkain na nakahain sa kanilang lamesa. Yun na ang pinakamasayang buhay ni Anjo. Dahil sa perang kinita niya, ilang araw na ipinagpahinga niya ang kanyang lola sa panggagamot. Kinabukasan, kumpleto na sana ang araw ni Anjo nang biglang may pumutok na balita sa kanilang barangay. Natagpuan na raw ang kasama nilang kinuha ng aswang. Nagmamadaling bumangon ng binata. Sakto naman na paglabas niya, nakasalubong niya si Binoy. Nagkauntugan pa silang dalawa sa bakuran. Aray ko naman! Pisi to! Bulag ka ba? Pero ano, totoo ba? Nahanap na nila si Jason? Dahan-dahang sumeryoso ang mukha ni Binoy. Napalitan ng lungkot at takot ang mukha niya. Ilang segundo itong hindi makapagsalita. Tila ba nagdadalawang isip pa ito na sabihin kay Anjo ang nangyari. Uy,
Ano? Hindi ka ba sasagot? Tol, nasa barangay na si Jason. Pero... Pero ano? Bungo na lang ni Jason ang natagpuan, tol. Wala na yung ibaba. Ibig sabihin lang nun, yung ulo ni Jason, ilang araw nang pakalat-kalat sa gubat. Nuod na lang. Nagtayuan ang mga balahibo ni Anjo. Kinilabutan siya sa sinapit ng kaibigan ni Binoy. Hindi niya maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Na baka mangyari na rin sa kanila ang bagay na yon. Sigurado ka bang si Jason yon, pre? Paano naman nila nakilala eh? Bungo na nga, di ba? Baka naman yung brace sa ngipin, tol. Yun na nagpapatunay na si Jason yon. Tol, hindi ka ba natatakot? Ang brutal lang ginawa sa kanya ng... Ha? Natigil sa pagsasalita si Binoy nang sabay silang tumingin sa labas ng bakuran. Nakita nila si Aling Gemma. Umiiyak habang inaalalayan ang mga kasabay nitong naglalakad. Sawa ko! Pinatay ng aswang! Buhay pa siya! Buhay pa! Nang marinig yon ng dalawa, tinanong nila ang isa sa mga nag-aalalay sa ginang na si Gemma. Nalaman nilang bukod kay Jason, isa na namang taga-barangay ang dinali ng aswang. Tila napako ang paa ng dalawa sa harapan ng bakuran nila Anjo. Hindi nila inaasahan na masusundan pa ang kababalaghan na nangyari sa kagubatan. Natamimi sila habang iniisip ang dalang panganib ng aswang. Sa mga sandaling yon, nagsimula na silang kabahan para sa kanilang kapakanan. Tol, tingin ko, kailangan na nating umalis sa barangay natin. Hindi pwede. Makakayang bang isipin na may mga mapapahamak na iba rito dahil ginambala natin yung aswang sa gubat? Naku naman oh, nakakainis. Gusto ko lang naman mabuhay na may maraming hotdog sa rep eh. Bakit nagkaganitong buhay ko ngayon? Kasalanan ko lahat ng to eh. Kung hindi ako nagsabi sa kanila ng opinyon ko sa kamatayan ni Jepoy. Wala naman tayo mapapala kung sisisihin mo ang sarili mo, pre. Kailangan nating umisip ng paraan para maging ligtas tayong lahat. Kailangan nating kausapin ng mga tao. Tutal, walang pakialam sila, Kap. Tayo-tayo na lang. Makipagkaisa tayo sa mga tao para tumugi sa aswang na yan. Tumangot-tango si Binoy sa kanya. Kaya naman, kinagabihan ay nagpadala sila ng sulat sa bawat kabahayan. Laman ng sulat ang imbitasyon para sa gagawin nilang pagpupulong kinaumagahan. Halos lahat ng kabahayan ay naabutan nila ng papel. Pero hindi na nila isinama ang barangay dahil para kay Anjo, hindi na nila kailangan ng barangay. Dakong alas 7 na nang makauwi si Anjo sa kanilang bahay. Nagtataka siya kung bakit may nakaparadang sasakyan sa tapat ng kanilang bakuran. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Doon ay bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha. Mr. Baldos, ano pong ginagawa niyo rito? Kaharap ng kanyang lola ang matandang lalaki na si Mr. Baldos. Nalilito siya. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon ang taong bumili ng painting niya. Oh, Anjo, dito ka ba nakatira? Opo, lola ko po siya. Magkakilala po ba kayo? Ngumiti ng malapad si Mr. Baldos. Ang ngiting yon ay tila iba ang dating para sa matandang si Ising. Magkakilala kami ng lola mo. Sobrang kilala niya ako. La, magkakilala po ba talaga kayo? Oo, apo. Pagkakilala kami. Aba, ayos ha. Ella, siya yung taong bumili ng painting ko. Masyado talagang maliit ang mundo, ano Ising? Tingnan mo nga naman. Apo mo pala itong binatang pintor na ito. Alam mo ba na sobra kong nagagandahan sa ginawa niya? Umayos ang pagkakaupo si Mr. Baldos at tumingin ng maigi kay Aling Ising. Sa ipininta niyang aswang. Napansin ni Anjo na parang hindi komportable ang kanyang lola. Bagay na nagdulot ng pangamba sa kanya.
Oops, huwag masyadong seryoso eh, Sing. Nagbibiro lang ako. Pero, seryoso, may talentong apo mo sa pagpinta. Gustong gusto ko yung gawa niya, kaya ako binili. Iho, Anjo, ipagpatuloy mo lamang ang mga ganyang talento, ha? Gusto kitang makitang sumisikat. Nako, maraming salamat, o. O, papano? Aalis na ako. Napadaan lang talaga ako rito nang malaman kong nandito pa si Esing. Kaya masaya ako na hanggang ngayon eh, nanggagamot pa pa rin pala siya. Esing, iingatan mo palagi ang sarili mo, ha? Matatanda na tayo. Kaya dapat inaalagaan natin ang mga sarili natin. Ngumiti ng nakakaloko si Baldos kay Esing, pero hindi na yon napansin pa ni Anjo. Masyado kasing natutuwa ang binata sa pagdalaw ng matandang lalaki sa kanilang bahay. Pero si Aling Esing, hindi siya natutuwa. Kung pwede nga lang niyang sabihin kay Anjo ang dahilan kung bakit ay ginawa na niya. Ang kaso, hindi niya yon maaaring gawin. Pag-alis na pag-alis ni Mr. Baldos ay agad na kinausap ni Anjo ang kanyang lola. La, akalain mo yun? Magkakilala pa pala kayo? May kakilala ka palang mayaman, ha? Kolektor ng painting yun. At siya yung bumili ng painting ko na aswang. Sabihin mo, la, paano kayo nakakilala? Naiiling na sumagot ang matanda. Dati siyang taga rito. Teka, paiba tayo. Kumusta yung ginawa niyo ni Binoy? Ayos lang naman, la. Naibigay na namin ang lahat ng imbitasyon. Kinakabahan nga ako eh. Baka mamaya walang dumalo. Eh kailangan nilang dumalo at ang mapag-usapan ng mga hakbang nagagawin. Dahil hindi basta-basta ang aswang, lalo na ngayon, nagbalik na siya. Bumalik na siya para bawi... Aling Ising! Napalingon sila sa labas nang marinig ang malakas na sigaw ng kanilang kapitan. Hindi man lang yon nagpaalam nang pumasok yon sa kanilang bakuran. Dali-dali namang lumabas sa maglola. Hinarap nila ang galit na kapitan. Bakit ba, kapitan? Ano pong problema natin? Yan nga po mo! Nagbibida-bida rito sa barangay! Gumagawa ng pag-aalsa laban sa akin! Sandali. Hindi pag-aalsa ang ginagawa namin, kapitan. Baka nagkakamali lang ho kayo. Nagbigay ka ng imbitasyon para tipunin ang mga residente. Tapos lalasunin mo ang isip nila? Sasabihin mo na wala kaming ginagawa tungkol dyan sa walang kwentang aswang-aswang na yan? Kapitan, totoo naman po kasi... Ang alin! Ang aswang na yan? Totoo na wala kayong ginagawa. Paano ko kikilos kung hindi naman totoong aswang na yan? Gawa-gawa lang yan ng tao, ha? At para sa kalaman mo... Pinapaimbestigahan ko na sa mga pulis ang mga nangyayaring patayan dito. Lumalabas sa imbestigasyon nila na alitan sa sugal ang mga dahilan kung wag na po tayong maglokohan, kapitan. Nagsasalita pa ako, bastos ka! Nakatikim ng malakas na sampal si Anjo mula sa kapitan. Muntikan na siyang matumba. Mabuti na lamang ay nakahawak siya sa haligi ng kanilang bahay. Bakit yun naman sinaktan ng apo ka? Disiplinahin mo ang apo mo, tanda! Hindi mo lang siguro matanggap na isang binatang katulad ko na walang alam sa politika ang mas may malasakit sa mga nasasakupan mo. Habang ikaw wala kang ginagawa kundi ang magpalamig sa loob ng mabaho mong opisina. Hindi mo kami mapipigilan. Ipapaalam ko sa mga tao na nasa panganib ang buhay ng lahat. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang lahat. Kung ikaw hindi ka naniniwala, problema mo na yan, Kap! Kita mo na, tanda, kung gaano kabastos ang apo niyo. Gusto mong... Sasapakin na sana ng kapitan si Anjo nang biglang dumating si Binoy. Kasama ang mga tropa nito, hinawakan ni Binoy ang braso ng kapitan. Kapitan, mainit yata kayo, ha? Alam mo ba na di dapat nananakit kasi ikaw ang kapitan ng barangay na ito? O baka naman... Gusto mong ituring ka naming hindi ka kapitan sa mga sandaling ito?
nakaramdam ng takot si Kapitan nang makitang may mga hawak na baseball bat ang mga kasama ni Binoy. Wala ring magawa ang mga tanod. Bukod sa may edad na rin sila, masyadong maikli ang batuta para ipanlaban sa baseball bat. Ang mabuti pa, Kapitan, makipagtulungan ka sa mga binatang ito. Kung talagang mahal mo ang barangay, mas iisipin mo ang kaligtasan ng bawat isa kesa sa pride mo. Kapitan, wala kang kaalam-alam na nagbalik na ang tunay na may-ari ng Barangay Miguel. Nagpapatawa ka ba, tanda? Matagal nang patay ang may-ari ng lugar na ito. Kung gagawa ka ng kwento, pwede ba galingan mo? Ha? At kayo? Kayo? Ikaw? Ikaw? Lahat ng mga siraulo? Kayo? Ipapahuli ko kayo sa mga pulis! Gawin mo, Kapitan! Gusto mo samahan pa kita eh! Galit ng kapitan nang umalis ito. Napahawak na lamang si Andrew sa kanyang labi na may dugo. Sumabit kasi ang kuko ng kapitan sa labi ni Andrew pagkasampal. Diyos ko naman talaga. Isandali lang, kukuha lang ako ng bulak. Nilagyan agad na matanda ng paunang lunas ang labi ng apo. Samantala, tumambay muna si Binoy doon kasama ang iba pa nilang tropa. Sandali silang nag-usap-usap tungkol sa lumalalang problema sa aswang. Tol, meron kaming nakausap na grupo sa kabilang barangay. Umayag sila na rumonda dito bukas ng gabi. Ang problema lang natin, baka mag-amok na naman si Kapitan. Epal talaga yung kapitan natin eh. Wala nang ang dulot, nananakit pa. Hindi bale, wala naman tayong pakialam sa kanya eh. Dapat matuloy ang meeting bukas. Eh tol, paano kung walang pumunta? Eh di kasalanan na nila kapag napahamak sila. Lalo na ngayon, pakiramdam ko eh, umiisa-isa lang ang aswang. Baka kung sino lang ang isunod niya sa atin. Tandaan nyo ah, hindi lang sa atin nakatuon ang aswang na yon. Kahit sino. Huwag kang mag-alala, tol. Handa kami ng mga tropa. Kung kinakailangan mag-buwis ng buhay, gagawin namin. Mabigyan lang ng hustisya si Jepoy at Jason. Nagkamayan pa ang dalawa. Tinanguan naman ni Anjo ang mga tropa ni Binoy bilang tanda ng pasasalamat. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa tabing ilog na sila Anjo. Hinihintay nila ang mga tao dahil sa ilog ang lugar na nakalagay sa papel bilang tagpuan. Sa mga unang sandali, nagagawa pang maniwala ni Anjo at Binoy na mayroong pupunta. Pero nang abuti na sila ng alas 9 sa ilog, doon na nila napagtanto na talagang walang may balak na siputin sila roon. Napapapikit na lamang si Anjo. Hindi siya makapaniwala na sa dami ng inabutan nila ng papel, wala ni isa sa mga yon ang nakaisip pumunta. Imposible yan, tol! Hindi pwedeng wala man lang pumunta. Si Mangking at ang pamilya niya, nagsabi sa akin na pupunta sila eh. May nakikita ka bang Mangking and family rito? Wala, di ba? Masama talaga ako, tubko eh. Alam ko iniisip mo, may ginawa si Kapitan. Siraulo talaga yung taong yun eh. Di nalang makisi. Para din naman sa lahat yung ginagawa natin. Ayaw niya kasing masapawan. Pero tara, bumalik na tayo sa atin para malaman natin kung bakit wala man lang sumipot dito. Dismayadong umalis ng tabing ilog ang grupo nila Anjo. Nang makabalik sila sa kanilang barangay, nagtataka sila kung bakit parang kakaiba ang tingin sa kanila ng mga tao. Para bang meron silang ginawang kasalanan sa mga yon. Hindi na nakapagpigil pa si Binoy. Tuluyan na itong nagalit dahil nagmukha silang tanga sa kakahintay. Huminto si Binoy sa gitna ng daan at nagsalita ng malakas. Mga tanga! Maging sila Anjo ay nagulat din sa kanyang ginawa. Uy, anong ginagawa mo? Maya ka nga. Pero hindi pinansin ni Binoy si Anjo. Para kasi sa binata, yun na ang pinaka-perpektong sandali para ilabas niya ang galit. Tutal, marami namang nakakarinig sa kanya. Inutil!
walang utak! Mga bobo minuminuto! Sinusubukan namin kayong bigyan ng kaalaman at mga dapat gawin para makaiwas sa kapamakan. Pero wala ni isa sa inyong pumunti. Mas pinili niyong maging mangmang habang nakahilata sa mga bahay ninyo. Sa oras na sumiklab ang gulo, sa oras na tuluyan ang pinaramdam ng aswang ang matinding kapahamakan, huwag sana kayong magsisisi dahil dapat lang kayong mapahamak. Mga tanga at inutil at walang puwang sa kaligtasan. Mas mainam pang maging pagkain kayo ng aswang eh, kesa mabuhay kayong walang alam. Sa mga sinabing yun ni Binoy, ay napukaw nito ang maraming atensyon. Nakatingin na sa kanila ang mga tao. Karamihan sa mga yun ay nakasimangot at naiinis sa kanila. Ayaw niyong maniwala na aswang ang pumapatay? Sige, bahala kayo. Pamamatay din kayo. Isang ginang ang hindi na nakatiis. Lumapit na yun sa kanila habang hawak-hawak ang plastic na may laman na noodles, dilata, bigas at hotdog. Napansin din nila na halos lahat ng mga naroon ay may hawak din na ganun. Ay, huwag kang magsisigaw dyan! Hindi kami pumunta sa inyo dahil ayaw naming malaso ng utak namin! Alam na namin ang binabalak ninyo! Sisiraan nyo sa amin si Kapitan, tapos isa sa mga magulang nyo ang bigla na lang tatakbong Kapitan sa susunod! Style nyo, bulok! Ang mabuti pa, umuwi na kayo sa inyo! Maghanap kayo ng trabaho para magkasilbi kayo sa pamilya ninyo! Wow! Napakahusay magsalita! Talagang may lakas ka ng loob sabihin niya, ha? At sa'yo pa talaga nang galing kung paano magkaroon ng silbi. Hoy, Pepang! Mukha kang garapatang busog na kinakabag! Ang dami mong sinabi! Isa ka rin naman pabigat sa bahay ninyo eh! Umaasa ka lang sa bigay na pera ng asawa mong may kabit. Ano? Binoy! Baka umiyak yan ha? Wala kaming alam dyan. Bahala ka dyan. Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, lahat ng hindi pumunta sa meeting kanina, mapamahamak kayo. Mas naniniwala pa kayo sa kung ano man ang sinabi ng kapitan nating inutil eh. Walang sisiyan ha? Kapag nakandamatay kayo, mga pwe... Ako na nga. Huminga ng malalim si Anjo. Sinamantala niyang maraming tao ang naroon, kaya sinabi na niya ang gusto niyang sabihin. Mga kalugar, alam naman natin na tatlo na ang biktima ng aswang. At wala tayong ideya kung higit pa sa bilang na yan ang magiging biktima. Huwag na ho tayo maging tanga. Aminin natin na nababahala rin tayo. Aminin natin na totoong may aswang at nandito na siya sa atin. Kung magbubulag-bulagan kayo, hindi nyo masisiguro ang kaligtasan ng pamilya ninyo. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang dapat pakinggan, kung kami ba o si Kapitan. Tungkol na ito sa kung ano ang tingin ninyo sa mga nangyayari. Ngayon, kung hanggang ngayon walang maiturong sa larin si Kapitan, abay dapat sinisimulan nyo ng isipin na maaring aswang nga ang dumali sa kanila. Mga kalugar, hindi natin alam kung sino ang aswang. Wala tayong ideya kung kailan at papano siya ulit aatake. Kaya naman, hanggat maaari sana, gusto naming ipaalam sa inyo na wala siyang pinipili. Kahit sino sa atin ay pwede niyang maging biktima. Ikaw, ako, kami, sila, ikaw, at ikaw, Ate Pepang, at ang mga anak mong mas madalas pang mag-birthday kesa maligo. Lulusob sana si Pepang pero natakot ito nang makita ang mga baseball bat na hawak ng mga tropa ni Binoy. Marami pa sana kaming gustong ituro sa inyo eh, pero dahil mas pinili niyong paniwalaan si Kapitan, wala na kami magagawa. Mga kasama, tara na nga. Mga walang moto! Walang utang na loob sa Kapitan! Mga walang pinag-aralan! Hoy, kahit ano pang sabihin mo, may kabit pa rin ang asawa mo! Haha!
Inis na naglakad paalis ang grupo ni Anjo. Pagbalik nila sa bakuran ni Aling Esing ay natulala na lamang sila habang umiinom ng kape. Konsumido na naman ang matanda dahil nakikita nitong parang sinakluba ng langit at lupa mga binata. Nag-uwian na lang muna sila nung mga sandaling yun. Si Anjo naman ay maghapon lang na nasa loob ng kanyang silid. Wala siyang magawa kundi ang tumunganga dahil bagot na bagot at inis na inis pa rin siya dahil sa nangyari. Naisipan na lamang niyang libangin ang sarili. Kinuha niya ang calling card ni Mr. Baldos. Agad niya itong tinawagan. Hello? Sino to? Ako po ito, si Anjo. Kung may oras po kayo ngayon, baka pwede pong gawin na natin yung live painting. Ay, sige lang. Ipapasundo kita dyan. Agad na pinatay ni Mr. Baldos ang tawag. Kahit na papaano, nakalimutan ni Anjo ang mga nangyari. Natuon ang kanyang atensyon sa gagawin nila ni Mr. Baldos. Gabi na nang biglang dumating ang itim na sasakyan sa kanilang harapan. May dalawang lalaki na bumaba at sinundo siya. Medyo naiilang si Anjo noong mga oras na yon. Pero hindi na lamang niya pinansin ang presensya ng dalawa. Wala pa yatang 3 minuto ang biyahe, huminto na agad ang sasakyan. Umikot lang kasi yon sa bandang likuran ng barangay. Nawindang si Anjo nang makitang kay Mr. Baldos pala ang malaking bahay na naroon. Madalas niya kasing nakikita yun dati. Namamangang pumasok si Anjo sa loob. Hinatid niya ang dalawang lalaki sa isang malawak na silid. Inabutan ni Anjo roon ang matandang si Mr. Baldos. Oh, nice to see you again. Hindi ko po akalain na sa inyo po pala itong bahay na ito. Eh, hindi ko nga pala nasabi ang bagay na yan, ano? Tama ka. Akin ang bahay na ito. Kung ganun, mayaman po pala talaga kayo. Inilibot pa ni Anjo ang kanyang tingin sa paligid. Pero hindi niya nakita ang painting niya roon. Ni isang painting nga ay wala siyang napansing nakadisplay. By the way, since may dala kang ang mga gamit mo, maaari rin naman tayong magsimula. Paano ba ang gagawin ko? Kayo po masusunod kung anong gusto niyo pong post. Sigurado ka bang kaya mo akong ipinta? Opo naman po. Ilang beses na rin po akong nag-live painting sa bayan. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, nagpakita ng kakaibang ngiti si Mr. Baldos. Nakaramdam ng kaba ang binata. Pero pinilit na lamang niyang mag-focus sa kanilang gagawin. Inisip na lamang ni Anjo na malaki-laking pera ang ibabayad sa kanya. Humugot ng malalim na paghinga si Anjo. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may sumasagabal sa kanya. Para siyang hindi mapakali. Ganun pa man, sinimulan na rin niya ang pagpipinta sa matandang lalaki. Habang nagsisimula na siya, hindi niya maiwasang hindi matakot sa ngiti ni Mr. Baldos. Biglang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi yun mapirmi kaya hirap siyang gumawa ng linya. Oh, bakit Anjo? Nahihirapan ka bang ipinta ko? Gusto mo bang padaliin ko? May alam akong paraan. Apo? Ano pong paraan? Kaso, hindi ko alam kung magugustuhan mo yon. Gusto mo bang malaman? Tumango na lamang si Anjo. Curious din kasi siya kung ano ang sinasabi ni Mr. Baldos. Tumayo si Mr. Baldos. Tumindig yon sa kanyang harapan na parabang isang makisig na binata. Ipinta mo ako sa ganitong anyo, Anjo. Nanigas na lamang si Anjo sa kanyang kinauupuan na makita niyang unti-unting nagbabago ng anyo ang matandang lalaki sa mismong harapan niya. Umitim ang lahat ng mata na matanda. Ang katawan nito ay bigla na lamang nagkaroon ng mga ugat. Lumaki ng bahagya ang mga muscle. Lumaba sa mahahabang pangil at ang matulis nitong dila. At higit sa lahat, bumuka sa likuran nito ang kulay itim at malapad na pakpak ni Mr. Baldos. Oo,
Ako nga. At ngayong gabi, babawiin ko ang lugar na inangkin sa akin ng mga tao. Lahat kayo ay papaslangin ko. Wala kong ititira kahit na sina. Ikaw ba talagang may-ari ng barangay namin? Bakit hindi mo tinanong sa lola mo? Tutali, dati ko naman siyang kasambahay. Tumawa ng malakas si Mr. Baldos para na itong nabubuang. Ang tawang yon ang nagdudulot ng kilabot para kay Anjo. Gusto niyang makawala, pero sa mga sandaling yon, hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Pinipigilan siya ng ideyang baka bigla na lamang siyang sakmalin ng nasa harapan niya. Ako si Miguel Baldos, ang may-ari ng Barangay Miguel. Lumapit sa kanya matandang aswang. Hinawakan siya nito sa mukha at pinisil ng madiin. Ito ka lang, ha? Balikan kita. At pagbalik ko, gusto kong ipinta mo ko ulit habang hawak ko ang ulo ng mga tao. Kasawa na rin ang ulo ng lola mo! Napalunok na lamang ng laway si Anjo habang pinagmamasdan palabas si Mr. Baldos. Pagtingin niya sa dalawang lalaki na nagbabantay sa kanya, iba na rin ang mukha nila. Matalim ang pinupukol na tingin ito sa kanya. Noong mga sandaling yon, nawalan na ng pag-asa ang binata. Naiyak na lamang siya kasi alam niyang maraming mapapahamak. Mas lalo pa siyang nabahala dahil madadamay din ang kanyang lola Ising. Pumikit na lamang si Anjo. Ilang segundo lang ang nakalipas, narinig na lamang niya na may mga nababasag na sa labas. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero naalarma ang dalawa niyang bantay. Pagsilip niya sa labas, nakita niya sila Binoy na may mga dalang kung ano-anong pamalo. Sinalubong naman sila kaagad ng dalawang bantay na aswang. Pero dahil sa dami nila Binoy, pinagpapapalulang nila yon hanggang sa malumpo. Pinagpapapalo rin nila sa ulo para tuluyang malagutan ng hininga. Tol, ayos ka lang ba? Tol, ang barangay, lulusubi na ni Mr. Baldos. Walang yang Baldos yan na. Di ko'y nakala na siya pala ang aswang. Baldog sa akin ngayon yan. Tara na, kailangan natin balaan ng mga tao. Wala silang sinayang na pagkakataon. Tinakbo nila ang daan pabalik sa kanilang barangay. Pagkarating nila roon ay sakto namang marami pang tao sa labas. Mga kalugar, lumikas na kayo! Parating na ang aswang sa barangay natin! Siya ang may-ari ng barangay na ito! Lahat na nandito ay papaslangin niya para mabawi ang barangay na ito! Nakatingin lang sa kanila ang mga residente. Tumatawa pa ang iba at parabang walang tiwala sa kanya. Mga bungol ba kayo? Hindi nyo ba narinig ang sinabi ni Anjo? Nasa pangalip ang buhay ninyong lahat. Kung gusto nyo bang mabuhay... Hoy! Itigil nyo na yan! Napalingon sila nang dumating ang kanilang kapitan. Ngiti pa lang ng kapitan, banas na kagad sila. Walang maniniwala sa inyo dahil lahat sila. Ako ang pinaniniwalaan. Sino ba naman kasi kayo para pakinggan? E di hamak ng mga tambay at palamunin lang naman kayo sa mga bahay ninyo. Kapitan, hindi na ito tungkol sa kung... Manahimik! 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 Wala akong pakialam! Hindi totoong aswang ang pumapas lang dahil tukoy na ang salarin sa mga patayan! Kalokohan yan! Wala kayong ibang pwedeng ituro kundi ang aswang! Siya ang pumapas lang sa mga tao! Ikaw! Manahimik ka rin! Uling balita ko, pabigat ka lang din sa inyo eh! Gawa ka naman ng... Manahimik ka rin! Inutil na kapitan! Nagpigil na lamang ng galit ang kapitan. Tumawa na lamang ito ng papilit. Oh, paano? Mauna na ako. Mapaos kayo kakasigaw dyan. Walang makikinig sa inyo. Sira ulo! Madapa ka sana! Mukhang wala talaga tayong mapapala sa mga tao dito, Tol. Anong gagawin natin?
Punta na lang muna natin ang mga pamilya natin. Siguraduhin natin na ligtas sila. Saka na lang tayo magkita kapag kailangan na kailangan na. Tol, Binoy, ayos lang ba? Papasabay ko sa tiyo mo si Lola? Oo naman, Tol. Papayag naman yung si tiyo. Nagiwahiwalay na sila. Umuwi si Anjo sa kanilang bahay at inabutan niyang mag-isang naghahapunan ng kanyang Lola Ising. Buti naman at nakaisip ka pang umuwi. La, kailangan muna nating umalis sa barangay na ito. Ha? Bakit? Si Mr. Baldos ang aswang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napayuko sandali ang matanda dahil sa hiya. Dahil binantaan niya ako na kapag pinagsabi kong siya ang aswang, ikaw ang una niyang papaslangin. Wala akong nagawa kundi ang manahimik dahil ayaw kong mawala ka sa akin, apo. Di ba, Lila? Aalis ka na dito. Ipapasabay kita sa tiyuhin ni Binoy. Sabayan ka muna, ha? Mamaya lang, makakagulo na rito eh. Eh ikaw, anong gagawin mo? Kasama ko sila, Binoy. Walang ibang lalaban sa aswang kundi kami lang eh. Diyos ko naman, delikado ang aswang na yon. Kilala ko si Mr. Baldos. Kaya nga buhay pa siya hanggang ngayon ay dahil hindi siya basta-basta. Hinawakan ni Anjo ang kulubot na pisngi na matanda. Tiningnan niya ito sa mga mata. La, isipin niyo na lang ang mga gagawin kong ito ay para sa lahat. Wala tayong aasahan sa barangay. Kaya kami na lang ng grupo ko ang gagawa ng paraan. Kung sakali mang may mangyaring masama, ang mahalaga sa akin ay naipaglaban namin ang barangay na ito. Hindi na tumutulpa ang Lola Ising ni Anjo. Nagtiwala na lamang ang matanda sa determinasyon ng kanyang apo. Mabilis na nag-impake si Aling Ising. Maya-maya lang ay inihatid niya na rin yon sa bahay nila Binoy. Mabuti na lang ay naabutan pa nila ang sasakyan. Saya at lungkot ang naramdaman ni Anjo nang makitang papalayo na ang sinasakyan na matanda. Pero mas kailangan nilang maging matapang sa mga sandaling yon. Ilang sandali lang, narinig na nila ang mga taong nagsisigawan. Hudyat na yon ang panganib na daladala ng aswang na kinatatakutan nilang lahat. Itaklang na kinakalawang ang daladala ng magkaibigan. Tumakbo sila kung saan nagmumula ang mga sigawan. Pagdating nila roon, nakita nila sa bakuran ng ginang na si Pepang. Gumagapang na yon palabas. Tulong! Binoy, Anjo! Tulong! Tulungan niyo kami! Lalabas na sana ang dalawa nang biglang dumating si Mr. Baldos. Dinakman ito si Aling Pepang sa damit. Walang awang nilapa ng aswang ang liig nito. Napatago na lamang ang dalawa dahil biglang nang ibabaw sa kanila ang takot at kaba. Paglingon nila, nakita nilang wala na roon si Mr. Baldos. Lumipad na yon patungo sa iba pang kabahayan. Nang lapitan nila si Aling Pepang, naabutan nilang naghihingalo na ang babae. Napasabunot na lamang sa sariling buhok si Anjo at Binoy. Ayaw nyo kasing makinig eh. Yan tuloy. Kabadong kabado si Anjo sa pagkakataong yon. Aminin man niya o hindi, siya mismo ay alam na wala siyang binatbat sa aswang. Bukod sa mabangis si Mr. Baldos, wala rin silang alam kung papaano pumaslang ng ganitong nilalang. May nararamdaman mang takot, hindi pa rin nagpadaig ang dalawa. Ililigtas nila ang kahit na sino sa makikita nila sa daan. Ang kaso nga lang, si Kapitan ang una nilang nakasalubong. Iyak yun ang iyak dahil hinahabol ito ni Mr. Baldos. Tulungan niyo ako! Papatayin niyo ako! Papatayin niyo ako! Nagulat na lang sila nang biglang lumapag si Mr. Baldos sa semento at saka sinara ang malalapad na pakpak. Kapitan, pasensya ka na ha. Kailangan mo mamatay dahil babawiin ko na kung ano ang akin. Una, ibibigay ko sa iyo ang barangay na ito. Palayain mo lang ako, pakiusap. Kailangan mo pa rin mamatay. Tinulak ni Kapitan ang dalawang binata palapit sa aswang. Pero dahil siya ang pangunahing pake ng aswang sa mga oras na yon, hindi nito pinansin si Anjo at Binoy.
Huwag! Pakiusap! Nagmamakaawa ako sa iyo. Handa akong maging alipin mo. Huwag mo lang akong paslangin. Sila na lang. Huwag ako. Wala namang silbi ang mga yan eh. Masyado kang madaldal. Marahas na dinakma ni Mr. Baldos ang liig ng kapitan. Hinigpitan nito ang pagkakahawak hanggang sa bumaon ng matutulis nitong kuko. Napaupo na lamang sa lapag ang magkaibigan sa sobrang takot. Parang nag-urungan ang kanilang mga bayag nang makita kung paanong pinaslang ang kapitan. Wala na ang kapitan. Isusunod ko na kayong makukulit. Lahat kayong humahat lang. Hindi ba pwedeng unahin mo muna yung mga tsismosa? Tumawa na lang sa kanila ang aswang. Mas lalong lumakas ang kaba nila nang makitang lumalapit na yun sa kanila. Habang nasa semento ay umaatras sila. Gusto na nilang tanggapin na yun na ang kanilang katapusan. Tol, kaya aminin na ako sa iyo. Ano yun? Sabihin mo na. Ako yung bumawas ng hotdog niyo sa rep nung nakaraan. Patawarin mo sana ako, tol. Alam naman namin eh. Kaya okay lang, pinapatawad ka na namin. Nang halos isang dipa na lang ang pagitan ng aswang sa kanila, biglang dumating ang van. Pagbukas noon, biglang bumungad ang Lola Ising ni Anjo. May hawak na mahabang barilang matanda. Dapa! Dumapa ang magkaibigan. Paglingon ni Mr. Baldos, niratrat siya ni Aling Ising. Hindi na nagawa pang makailag ng aswang. Kung saan-saan ito tinamaan. Pero mas nadali ang ulo nito kaya madali itong namatay. Nang masigurong dedo na ang aswang, mabilis na gumapang ang dalawang binata palapit kay Aling Ising. La, marunong ka pala niyan? Hindi mo sinabi, Aling Ising! Action star ka pala! Mga loka! Inutusan lang ako ng tsuhin ba? Napatay ni Aling Ising ang aswang. Dahil doon, hindi na nadamay pa ang maraming pamilya sa barangay. Para makasiguro na hindi na mabubuhay pa si Mr. Baldos, sinunog nila yon hanggang sa maging abo. Kinaumagahan, kumalat sa buong baryo ang ginawa ni Aling Ising at ang ginawa ng grupo nila Anjo. Marami ang humanga sa kanila. Humingi na rin ng paumanhi ng mga residente dahil mas nakinig pa sila kay Kapitan. Dahil wala nang namumuno sa Barangay Miguel, pansamantalang hinalal si Aling Ising habang hindi pa nakakahanap ng papalit sa dating Kapitan. Naging maganda naman ang pamamalakad ng matanda dahil halos lahat ng residente ay nakikinig sa kanya. Napangiti na lamang si Anjo. Hindi niya akalain na mabubuhay pa sila sa kamay ng aswang na yon. Hindi niya inaasa na matandang si Ising pa ang magiging dahilan para makita nilang muli ang bukas. Lola, maraming salamat po ah. The best ka talaga kahit na kailan. La, sana po eh, magustuhan niyo po ito. Nakangiting pinagmasdan ni Anjo ang obra maestra na ginawa niya na kung saan imahe ng kanyang lola ang naroon. Imahe ng isang matandang may malapad na ngiti ngunit may matapang na mga mata. Ang kaisa-isang babae sa buhay ni Anjo na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya papalitan. Wakas.